Mula sa bulwagang pambalitaan ng UNTV, si Bernard Dunnies at si Monica Veralio Tantoco. Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Ito ang balita. 6.3 magnitude na lindol na itala sa Calatagan, Batangas kaninang umaga. Malakas na pagyanig naramdaman rin sa Metro Manila at iba pang karating probinsya. Tingnan natin kung magre-react ang Dan Bolino, pero dapat nating maalala, matanda na nasa alert level 1 pa lang naman siya. Pangulong Rodrigo Duterte na hindigang hindi na muling bubuksan ang peace talks at hindi na magdedeklara ng tigil putukan sa mga komunistang grupo. There will be no ceasefire ever again under my term ko pagka president. For all intents and purposes, yung ceasefire is dead. Taong 2020, tinuturing na pinakamahirap sa kasaysayan ng Department of Health, ayon kay Secretary Francisco Duque III. Even the most powerful countries talagang pinaiyak ng COVID-19. Lahat talaga umiyak dito, okay? Sobrang takot, sobrang pag-aalangan, sobrang maraming mga unknowns, no? PNP mananatiling naka-full alert hanggang sa pagpapalit ng taon. We have issued directives to our lower units to press on with the offensives. And of course, prepare themselves for possible attacks from this enemy of the state. Ipatutupad na Advanced Passenger Information System. Inaasahang malaki ang maitutulong sa pangangalaga ng seguridad sa Pilipinas ayon sa Bureau of Immigration. Several issues ang makikita daan. Maaring tumare yung kanyang passport ay tampered o kaya stolen yung kanyang passport. Meron siyang derogatory record. May Interpol notice for lookout siya. These are the things that we will be able to see immediately even before siya tumakay ng eroplano. Republicans at Democrats sa Kongreso nagbabangayan dahil sa ibinalik na coronavirus stimulus package. Magandang hapon, tayo po ay sabayang napapanood sa Facebook at YouTube accounts ng UNTV at sa 1,935 satellite monitoring centers nationwide. At una sa ating mga balita. Bukas na ang 52nd anibersaryo ng Communist Party of the Philippines. Sa simula ng Duterte administration ay tila maganda pa ang turingan na magkabilang panig. Minsan pa ngang naparatangan si Pangulong Rodrigo Duterte na kumikiling sa makakaliwang grupo. Muling nagbukas ang usapang pangkapayapaan, subalit hindi lumaon ay unti-unti rin itong gumuho hanggang sa humuntong na o sa hindi na pagdedeklara ng holiday ceasefire. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Tila wala nang ang balak si Pangulong Rodrigo Duterte na muling buksan ang usapang pangkapayapaan sa mga komunistang grupo. Ayon sa Pangulo, umatras siya sa peace negotiations dahil sa coalition government na isinusulong ng CPP. But I just simply cannot understand the way it was being carried by the other side, by being played. What was evolving before me was something which is not acceptable to the Republic of the Philippines. Lalo na yung coalition government. Pati ang hindi pagdedeklara ng tigil putukan ngayong holiday season ay sineryoso na rin ng Pangulo. There will be no ceasefire ever again under my term ko pagka presidente. For all intents and purposes, yung ceasefire is dead. Ang Armed Forces of the Philippines ang nagrekomenda sa Pangulo na huwag nang magdeklara ng holiday truce sa New People's Army.
Bunsod na rin ito ng mga pag-atake at paggawa ng krimen ng CPP-NPA sa tuwing may ginagawang ceasefire declaration ang magkabilang panig. Ipinagtanggol din ng punong ehekutibo ang sandatahang lakas ng Pilipinas sa isyu ng red tagging. Iginiit nito na mismong si Jose Maria Sison na founder ng CPP ang tumukoy sa mga grupo na kinabibilangan ng mga militanteng mambabatas ang nagsabing legal fronts ito ng komunistang grupo. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakahanda ang sandatahang lakas ng Pilipinas sa posibleng gagawing karahasan ng Communist Party of the Philippines kaugnay ng kanilang anibersaryo bukas. Kampante naman ang Armed Forces of the Philippines na hindi magtatagumpay ang CPP bunsod na rin ng paghina ng kanilang pwersa. Ito ang balita ni Dante Amento. Tuloy ang pagsasagawa ng Communist Party of the Philippines ng mga lihim na programa kasama ang kanilang armed wing na New People's Army at Democratic Front of the Philippines kasabay ng kanilang anibersaryo bukas. Sa opisyal na pahayag ng CPP, sinabi nitong kabilang sa layunin ng kanilang mga pagpupulong ay ang patuloy na gagawing hakbang para pabagsakin ang rehimeng Duterte. Una nang sinabi ng CPP na hindi sila magdedeklara ng long holiday ceasefire sa pamahalaan kasunod na rin ang pahayag ng Pangulo na hindi na siya makikipag-usap sa CPP-NPA-NDF hanggang matapos ang kanyang termino. Samantala, tinawag naman ng Armed Forces of the Philippines o AFP na propaganda ang deklarasyon ng CPP na no ceasefire. Naniniwala ang sandatahang lakas na hindi seryoso sa usapang pangkapayapaan ng grupo at sa halip ay patuloy lamang itong gumagawa ng panggugulo at karahasan. Yung kanilang declaration na they will not enter into ceasefire, propaganda na naman. Dahil unang-una, with or without it, they still continue on with their terroristic act, recruitment, extortion, and of course, threatening vulnerable communities. We will not allow that to happen because even over the holidays, our troops will be there guarding our communities. Tiniyak naman ng AFP na nakahanda sila sa posibleng pagsalakay na gagawin ng CPP, partikular ng New People's Army. Gayunpaman, kampante ang sandatahang lakas ng Pilipinas na hindi ito magtatagumpay lalo pat sa ngayon ay dumaranas ng political at military crisis ang CPP, kasunod na rin ang pagkapatay ng kanilang nasa 15 high-ranking personalities nitong taon at pagsuko ng kanilang libu-libong kasamahan sa pamahalaan. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Walang naitalang seryosong banta ang Philippine National Police nitong mga nakalipas na araw. Ngunit sa kabila nito ay mananatili sa full alert status ang pambansang pulisya hanggang sa bagong taon. Nais ng PNP na masigurong magiging ligtas ang mga mamamayan. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Hindi magpapakakampante ang pambansang pulisya kahit na mapayapa ang magdamag ng December 24. Sinabi ni Philippine National Police Chief, Police General De Bolsinas, na mananatili silang naka-full alert status hanggang sa pagpapalit ng taon. Ito'y upang mapigilan ang anumang banta ng mga masasamang loob na nais na manggulo ngayong holiday season. Sinabi din ni Directorate for Operations, Police Major General Alfred Corpus, na ipinag-utos na nila sa police ground na ituloy ang opensiba laban sa New People's Army kasunod ng hindi pagdideklara ng suspension on police operation o SOPO ng Pangulo. We have issued directives to our lower units to press on with the offensives. And of course, prepare themselves for possible attacks from this enemy of the state. Pinaalalahanan din aniyan nila ang mga pulis na paigtingin ang pagbabantay sa mga istasyon ng pulisya, vital installation at matatawang lugar bilang paghahanda sa ika-52 anibersaryo ng CPP-NPA-NDF bukas. Karaniwan ang naglulunsad ang grupo ng mga pag-atake bilang pagpapakita ng pwersa bago at sa araw ng kanilang anibersaryo. Lea Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang amin sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Babala sa mga turista at mga residente na may planong pumasok o lumabas ng Baguio City gamit ang mga peking dokumento. Mahigit 20 na ang nahuli sa paggamit ng peking dokumento sa lungsod. Ayon sa pulisya, lahat ng mga ito ay sinampahan na ng kaukulang asunto. Ito ang balita ni Grace Doctolero. Nagbabala si Police Colonel Allen Reyco, ang Baguio City Police Director, sa mga turista at mga residente na planong pumasok o lalabas ng lungsod gamit ang mga peking dokumento gaya ng Travel Pass Authority ngayong holiday season. Sinabi pa nito na higit 20 na ang nahuhuling pumapasok ng Baguio nang ipinapakitang dokumento ay peke. Sa daily average na kumukuha ng travel pass na 400 to 500 ngayon, umaabot na sa 1,300 to 1,400. Inconvenience, we understand na medyo matagal, but then again, it's better to have authentic documents kaysa yung fake po. Fair warning na po yung nahuli natin na mahigit 20 na yan. I just do not remember the exact number. Pero ito po'y kinasuhan natin lahat ng falsification of public documents and as well as violation ng yung notifiable decision, yung 11332. Ayon pa kay Ko, higit 1,100 na mga pulis ang katulong ngayon ng lokal na pamahalaan na nagbabantay sa checkpoints, establishmento at mga parks ngayong holiday season. Samantala, dahil sa epekto ng pandemya, marami ang mga establishmento sa City of Pines, pangunahin na ang mga hotel and restaurant ang sarado ngayong holiday season. Simula March 16 hanggang ngayon, 9 buwan na ang lumipas ay sarado pa rin ang hotel. Mas pinili na lamang nilang isara ang kanilang hotel kaysa buksan ito dahil sa dami ng requirements na ikukonsidera para sa health protocols, maliban pa dito dahil sa kakaunti rin ang turista na umaakyat ng lungsod. Sa ngayon ay patuloy ang pagdating ng mga turista at mga residente na namamasyal sa mga tourist destinations sa lungsod. Karamihan sa mga residente ay hindi na sila lumabas ng kani-kanilang tahanan at mas piniling stay at home kapiling ang kanilang pamilya. Grace Doctolero, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naging mainit ang panawagang buhayin ng death penalty dahil sa pagpatay ng isang pulis sa mag-inang nakaalitan sa Tarlac. Subalit, para sa ama ng tahanan ng pamilya Gregorio, mas mabuting pagdusahan ng pulis sa kulungan ang ginawa nitong kasalanan. Ito ang balita ni Brian Lacanlale. Kung si Mang Florentino Gregorio na asawa at ama ng mag-inang pinaslang ng pulis sa Tarlac ang tatanungin, mas maigi umano ang makita niya na mapagdusahan sa kulungan ni Police Senior Master Sergeant Jonel Nuesca ang kaniyang kasalanan. Mas maganda kasi yung pinagdudusahan eh. Nakikita mo unti-unti niyang naiisip yun akong death penalty para hindi siya naghirap sa ginawa niyang krimen. Bagamat matindi ang pangungulila nila, lalo na kay Aling Sonia, kailangan umano nilang tanggapin ang mga pangyayari. Namimiss ko kaya lang talagang dapat naman din hindi palagi nalang iniisip siya. Para nalang iisipin namin niya, limbawa pag namimiss siya, para nalang siya nag-abroad. Yan ang aming ko sa mga bata para mangisip naman namin, ma-relax lang. Isa ang bunsong anak ni Mang Florentino na 12 anyos sa mga sumasailalim ngayon sa stress debriefing na isinasagawa ng DSWD. Nagpapasalamat naman ito sa maraming nakikisimpatya at nagpapaabot ng pakikiramay sa kanila sa mga nangyari. Subalit ang hiling nito, mapabilis ang paglilitis sa kaso laban sa pulis na pumatay sa kanyang mag-ina. Papasalamat ako sa nila at medyo inaano nila ako sa kalagayan ko ito. Talaga, ang gusto ko talaga, mapabilis ang paglilitis nito para hindi kami walang alinlangan na aking mga anak. Sa ngayon ay nananatili pa rin sa lock-up cell ng Paniki Police Municipal Station ang suspect dahil naabutan ito ng holiday break. Subalit ayon sa PNP, bago matapos ang taon, maaaring malipat na ito sa BJMP facility. Brian Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Kasunod ng pamamaslang sa mag-inang Sonia at Frank Gregorio sa Paniki Tarlac na isi Senator Ronald Bato de la Rosa na maamyendahan ang Philippine National Police Reform and Reorganization Act upang mas mapalakas pa ang disciplinary powers ng Chief PNP. Bukod dito, muli rin nanawagan ng senador na matalakay na sa komite ang panukalang death penalty. Ito ang balita ni Harleen Delgado. Dapat nang rebyuhin ang Republic Act 8551 o ang Philippine National Police Reform and Reorganization Act of 1998 para sa posibleng pag-amyenda ng ilang provision dito ayon kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Kasunod dito ng ginawang pamamaslang ni Police Senior Master Sergeant Jonel Nuezga sa mag-inang Sonia at Frank Gregorio sa Paniki, Tarlac. Ayon sa senador na dati ring hepe ng pambansang polisya, kailangan nang repasuhin ang governing law ng PNP. Dapat anyang palakasin ang disciplinary powers ng PNP chief, gaya ng agarang pag-aalis sa mga pulis na sangkot sa krimen na may malakas at matibay na ebidensya, gaya ng kay Police Senior Master Sergeant Nuezga. Sa ngayon ay mayroon pang 30 araw ang isang akusadong pulis para sa summary dismissal proceedings upang mabigyan ito ng due process. Ayon kay PNP spokesperson Brigadier General Ildebrandi Usana, sang-ayon naman si PNP Chief de Boldsinas na mapalakas ang kapangyarihan nito para makapag-dismiss basta't hindi anya malalabag ang due process at constitutional rights ng mga pulis na akusado sa krimen. Bukod dito, nabuhay din ang panawagan ng senador na ibalik ang death penalty. Isa si De La Rosa sa mga senador na naghain ng panukalang batas para sa pagbabalik sa death penalty para sa high-level drug traffickers. Ayon sa senador, ayaw niyang isama ang murder at iba pang heinous crime sa kanyang panukala, ngunit bukas siya sa pagsasama sa mga pulis na sangkot sa cold-blooded killing gaya ng nangyari sa Tarlac. Sa kabuuan, nasa 12 panukalang batas na iba't ibang bersyon ng death penalty ang nakabinbin ngayon sa committee level sa Senado. Wala pang reaksyon dito ang Commission on Human Rights, pero sa isang pahayag ng pagsuporta sa resolusyon ng United Nations General Assembly patungkol sa moratorium sa paggamit ng death penalty, sinabi ng CHR na tutol ito sa pagbabalik ng naturang parusa at sa mga panukalang batas na nakahain sa Kongreso ukol dito. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Binabalagkas na ng stakeholders ang implementing rules and regulations ng Advanced Passenger Information System na inaasahang ipatutupad sa Pilipinas sa unang quarter ng 2021. Ngunit ano nga ba ang prosesong ito at ang benepisyo sa bawat Pilipino at sa bansa? Ito ang balita ni Asher Kadapan Jr. Makalipas ang ilang administrasyon, may patutupad na rin ng Bureau of Immigration ang Advanced Passenger Information System matapos ipag-utos ni Pangulong Rodrigo Duterte sa pamamagitan ng isang executive order. Pangunahing layo nito na mas maproteksyonan ng Pilipinas sa pagpasok ng mga individual na maaaring magdulot ng panganib sa bansa. Matagal nang ipinatutupad ang sistemang ito sa ilang maunlad na bansa gaya ng Estados Unidos, United Kingdom, Australia, Japan at iba pa. Ang API ay isang electronic communication na naglalaman ng mga personal na impormasyon ng isang pasahero gaya ng kanyang pangalan, kasarian, petsa ng kapanganakan at nationality. Kakailanganin din dito ang ilang detalye tulad ng bansa kung saan nagmula o nakatira at travel documents. Dapat itong isumite ng commercial carrier, mapa airline man o shipping company sa Bureau of Immigration bago dumating o umalis sa kanilang port of entry. Ito ang magsisilbing initial security assessment sa mga pasahero, crew at non-crew members. Sa kasalukuyan kasi ay saka pa lang natatanggap at nasisiyasat ang mga impormasyon ng mga individual na pumapasok sa bansa pagdating ng pasahero sa Pilipinas. So, halimbawa, merong threat itong taong ito. Let's say, for example, there is a threat of terrorism. Isa siya sa mga nasa lookout ng Interpol. For example, nakarating na po siya ng Pilipinas bago pa po natin ma-check sa ating derogatory record. Sa pamamagitan ng API na nakalink na sa iba't ibang database ay madaling makikita kung may derogatory record ang isang individual kabilang na ang pagkakasangkot nito sa anumang kaso. Several issues ang makikita dyan. Maaring kumare yung kanyang passport ay tampered o kaya stolen yung kanyang passport, meron siyang derogatory record. May Interpol notice for lookout siya. These are the things that we will be able to see immediately
even before siya tumakay ng eroplano. Sa ngayon ay binubuo na ng kagawaran ng technical working group na kinabibilangan ng iba't ibang sektor, kabilang na ang mga airline at shipping companies na siyang gagawa ng implementing rules and regulation kung saan nakasaad ang mga detalye kung paano ipatutupad sa bansa ang Advanced Passenger Information System. Binigyan ng 60 araw ang Bureau of Immigration upang matapos ito at tuluyan ng maipatupad ang naturang sistema sa unang bahagi ng 2021. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Iniyak ng Malacanang na may items sa 4.5 trillion pesos proposed 2021 national budget na ibinito ni Pangulong Rodrigo Duterte. Gayunman, tumanggi na si Presidential Spokesperson Harry Roque na magbigay ng detalye kaugnay nito. Sa Lunes, nakatakdang isagawa sa palasyo ang ceremonial signing ng panukalang pambansang pondo kung saan nakapaloob ang pondong nakalaan sa pagtugon sa COVID-19 pandemic at recovery ng ekonomiya ng bansa. Sigurado po na magkakaroon po ng veto message. No? Pero I'm not at liberty to discuss po kung ano itong mga items nito. Bagamat matagal na po nakahanda ang ating DPM sa kanyang rekomendasyon at inaasahan din na aprobahan din ito ng Presidente yung naging rekomendasyon ng CPM. Gaya ng nararanasan ng ibang bansa, pinakamahirap na taon para sa Department of Health o DOH ang 2020 at naghahanda pa rin ang kagawaran sa panibagong yugto sa taong 2021 dahil sa pagkakaroon ng bakuna kontra COVID-19. Binigyan din ni Health Secretary Francisco Duque III na hindi prioridad na bakunahan ang mga government officials. Ito ang balita ni Aiko Miguel. Basta ako, sasabi ko lang, 2020 is the most difficult year in the history of the department. The most difficult. Ganito inilarawan ni Health Secretary Francisco Duque III ang pinagdaanan ng kagawaran ngayong taon. Sinabi ni Secretary Duque na ang COVID-19 na ang pinakamatinding hamon na kinaharap ng buong mundo sa taong 2020. Even the most powerful countries, talagang pinaiyak ng COVID-19. Lahat talaga umiyak dito, okay? Sobrang takot, sobrang pag-aalangan, sobrang maraming mga unknowns, no? Pero hindi naman tayo natinag at patuloy naman tayo na pinaunlad ang kapasidad natin across the 5 pillars of the pandemic response. Nagpapasalamat na lang ang kalihim sa pagsisikap ng marami na malabanan ang virus at umaasa sa pagkakaroon ng lunas kontra COVID-19 sa 2021. Sa ngayon ay pinaghahandaan na nila ang cold storage sa mga bakunang nangangailangan ng extremely low temperatures. Mahalaga din na mapanatili ng pamahalaan ang mahigpit na pagbabantay sa borders ng bansa upang hindi na lalong lumawak pa ang transmission ng COVID-19, lalo na't may napaulat ng bagong variant ng coronavirus sa United Kingdom. Dapat din anyang mapalawig pa ng pamahalaan ang health capacity ng bansa, kakayahang mapababa ang COVID-19 cases at mabalanse ang ekonomiya at kalusugan ng mamamayan. So yung po equilibrium na yan, napakamahalaga po. Dahil gaya ng sinabi ko po, yung goal dito is really economic recovery and normalcy of the lives of our people, no? So marami po tayong ginagawa, yung 5 prevention, detection, isolation, treatment, reintegration strategy in our pandemic response. Samantala, nananatiling prioridad na mabigyan ng bakuna laban sa deadly coronavirus disease ang healthcare workers, mga mahihirap na Pilipino at uniformed personnel. Kaya naman tinitiyak ni Secretary Duque na hindi magkakaroon ng VIP treatment sa mga government official na nais magpabakuna kontra COVID-19. Babantayan po natin yan. Kaya maganda po ang papel ginagampanan ng media dahil talaga nga kasama po namin kayo na mag-mamachat. We will look into this that wala pong mga tinatawag natin VIP treatment. Panawagan ni Secretary Duque magkaroon man ng bakuna, hindi dapat pakampante ang mga Pilipino at mapanatiling sumunod sa minimum public health standards. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Nanguna ang Quezon City sa mga syudad sa bansa na may pinakamataas na bilang ng naitalang COVID-19 cases sa Pilipinas kahapon. Ito ang balita ni Rosalie Cruz. Sa 1,776 na bagong kaso ng coronavirus disease kahapon, 128 ang galing sa lungsod ng Quezon. Ang Quezon City ang number one sa may pinakamataas na bilang ng bagong coronavirus infection sa buong Pilipinas araw ng Huwebes, December 24. Sinundan ito ng Davao City, Rizal, Western Samar at Bulacan. Inaasahan na ng pamahalaan ang pagtaas ng kaso ng coronavirus dahil sa holiday season. Sa ulat ng Quezon City, nasa 1.54 na ang R0 o reproduction number ng COVID-19. Mas mataas na ito kung ikukumpara sa bilang ng National Capital Region na 1.15 at ng buong Pilipinas na 1.03. Kaya't patuloy ang apela ng lokal na gobyerno sa mga mamamayan na mahigpit na sundin ang health protocols upang maiwasan ang lubhang pagtaas ng mga kaso. Ito ay upang wag ding lubhang mabigatan ang mga healthcare workers. Palagi tayong mag-ingat para hindi tayo maging pabigat sa ating health workers na pagod na sa pag-aasikaso sa mga may sakit. Kung makakaiwas tayo sa virus, kahit paano ay mabibigyan natin sila ng kahit konting pahinga at panahon din na makasama ang kanilang mga mahal sa buhay. Sa mensahe namang ipinaabot ni National Task Force Against COVID-19, Chief Implementer at Vaccine Czar Carlito Galvez, pinayuhan nito ang mga mamamayan na huwag maging kampante at panatilihin ang maigting na pag-iingat ngayong kabi-kabila ang mga selebrasyon. Samantala, nasa 12 barangay staff members naman ng Barangay Batasan Hills ang inalis sa pwesto matapos na lumabag sa mandatory health protocols dahil sa pagsasagawa ng holiday party. Rosalie Cruz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagpatawag ng special meeting si Pangulong Rodrigo Duterte sa Interagency Task Force contra COVID-19 at Infectious Disease Experts sa Malacañang na idaraos alas 6 ng gabi bukas. Kaugnay ito ng kumakalat na bagong coronavirus strain sa United Kingdom at iba pang European nations. Pansamantalang pinagbawalan ng gobyerno ang mga flights mula sa United Kingdom patungo sa Pilipinas simula pa kahapon hanggang December 31, 2020. Sa kasalukuyan, may kumpirmado na rin kaso ng bagong coronavirus strain sa Singapore at Australia. Ilan po sa inaasahang pag-usapan ay kung anong mangyayari doon sa travel ban na na-impose na sa lahat ng mga biyahe na galing po sa Inglaterra na hanggang 31 po ng Disyembre. At inaasahan ding pag-usapan kung kinakailangan ba magkaroon ng travel ban doon sa mga lugar kung saan nakapasok na ang bagong strain ng COVID-19. Nasawi ang isang Black American doctor sa coronavirus disease dahil sa umano'y racist hospital care. Kasalukuyan namang iniimbestigahan ang naturang healthcare facility dahil sa aligasyong ito. Ito ang balita ni Marian Tabamo. Inakusahan ni Dr. Susan Moore, isang 52 taong gulang na Black American physician sa Indianapolis, ang isang kapwa doktor na hindi umano nagbigay ng tamang atensyon medical sa kanya dahil sa kanyang lahi. Ginawa ng doktora ang akusasyon ilang linggo bago tuluyang bawian ng buhay sa coronavirus disease. Nakapost sa kanyang social media account ang reklamo na naging viral na habang nakaratay ito sa isang ospital sa suburban Indianapolis. I was crushed. He made me feel like I was a drug addict. I put forward and I maintain. If I was white, I wouldn't have to go through that. Ayon naman sa binabanggit na ospital, seryoso nilang iniimbestigahan ang aligasyon ng diskriminasyon. Bagaman tumanggi na ang institusyon na magbigay ng komento sa kanino mang particular na pasyente, batay sa mga pag-aaral, mas matindi ang banta ng COVID-19 sa mga black people kaysa white people. Matapos ang higit 2 linggo, nasawi si Dr. Moore na nakaratay sa ibang ospital nitong Sunday dahil sa komplikasyon bunsod ng COVID-19. Bunsod ng nangyari kay Dr. Moore, muling sumiklab ang mga panawagan laban sa bias medical treatment sa mga black patient. Marian Tabamo, UNTV News and Rescue USA. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Kinansela ang taunang tourism event sa Taiwan matapos maitala ang unang local transmission ng COVID-19 makalipas ang 8 buwan. Nakatakda sana ang selebrasyon o taunang panonood ng sunrise sa unang taon ng taon sa coastal town ng Fulong. At tuloy naman ang fireworks display, subalit kailangan magsuot ng face mask ang mga dadalo. Sa kasalukuyan, nasa halos 800 na ang kaso ng COVID-19 na naitala sa Taiwan, na karamihan ay imported. 7 naman ang namatay dahil sa sakit. Nagpatupad ang China ng indefinite suspension sa mga biyahe patungo at galing sa United Kingdom. Inanunsyo ito ng Chinese Foreign Ministry sa gitna ng pangamba sa bagong strain ng coronavirus na kumakalat sa England. May 8 weekly flight sa pagitan ng mainland China at United Kingdom, kabilang na ang Air China, China Eastern Airlines at China Southern Airlines. May 2 flights kada linggo naman ang operasyon ang British Airways mula London patungong Shanghai. Magandang gabi mga kasangbahay para sa ating health update, weather at traffic ngayon pong araw na ito. Tingnan natin, traffic ba ngayon sa ilang mga lansangan sa Metro Manila? Unahin po natin ang bagong Barrio Caloocan. Sa ngayon po ay walang masyado maging problema sa daloy ng trapiko, particular dito po sa may bagong Barrio Caloocan, light traffic po ang northbound. Maging ang area po ng southbound going po ng Muñoz ay wala rin maging problema. Maging ito pong buong kahabaan ng EDSA, wala po kayong maging problema kung kayo po ay dadaan ngayon dyan. Dahil po sa holiday ngayon, light traffic po ang northbound at southbound ng EDSA. Dumako tayo sa NLEX. Sa NLEX naman po, wala rin masyado maging problema. Light traffic po ngayon sa lahat po ng dako ng North Luzon Expressway. Tingnan po natin ang SETEX. Dito naman sa may area ng SETEX, light traffic din. Smooth flowing po at wala rin maging problema sa buong kahabaan ng Subic-Clark-Tarlac Expressway. Dumako na po tayo sa ating health update. Ngayon pong araw ay umaabot sa 467,601 ang bilang ng COVID cases sa Pilipinas. At ngayong araw may nadagdag po na 1,885 na mga bagong kaso. Yung po mga nagpapagaling, nasa 27,748. At yung recovery sama natin ay nasa 430,791 at meron po tayong 307 na new recoveries. Habang yung death sama ay umaabot na sa 9,062 at meron po tayong 7 na new death cases po ngayong araw. Para naman sa ating global tally, nasa 79,383,574 ang ating global cases. Global deaths naman po ay nasa 1,742,423 at yung global recovery naman po ay nasa 44,713,629. Para naman po sa ating weather update, meron po tayong binabantayan na isang low pressure area. Tuloy ito namataan sa may dako po, silangan ng Davao City. Nakakapekto po ngayon ang LPA sa malaking bahagi po ng Mindanao, kasama na rin po ang Visayas. Habang ito naman po tinatawag na Northeast Monsoon ay nakaka-apekto naman dyan po sa may area ng Northern Luzon. Narito po maging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi po ng bansa. Dyan po sa may Tuguegarao dahil po sa epekto ng amihan, magiging maulan po at malamig ang panahon po dyan. Gayun din naman po sa may Baguio City, magiging maulan din ang panahon. Sa Metro Manila, magiging maaraw po, kasama na rin po ang Legazpi, Albay, dyan po sa may Bicol at maging ang area po ng Puerto Princesa. Dumako tayo sa Visayas at sa Mindanao. Sa may Iloilo po, magiging maulan din po ang panahon, medyo maaraw din naman paglalupot sa hapon. Yung pong Cebu, magiging maalinsangan ang panahon, pero dyan po sa may area ng Eastern Visayas sa Tacloban, magiging maulan, epekto po yan ng LPA. Ito naman po sa may Davao, magiging maulan din ang panahon, epekto po ng low pressure area. At dyan po sa may area ng Zamboanga, hindi naman po masyado maapektuhan ng LPA, magiging maalinsangan po ang panahon dyan sa Zamboanga Peninsula. Mga kasangbahay, naramdaman niyo po ba ang lindol? Kaninang umaga,
Nasaan po kayo ng lumindol? Alam niyo po ba mga kasangbahay, ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PIVOLCS, umaabot po pala sa 20,000 na lindol ang nangyayari taon-taon at nasa 50 yan kada araw. Pero milyong pagyanig po ang nagaganap kada taon, subalit lubha naman po itong mahina upang maitala. Nagsimula po ang lindol sa mga natural events tulad po ng pagputok ng bulkan. Pero karamihan po dyan ay dahil sa paggalaw ng mga bato sa ilalim po ng lupa. 80% ng lindol nagaganap po sa Pacific Ocean o yung tinatawag na Ring of Fire. Ito ay isang rehiyon na pumapalibot po sa Dagat Pasipiko na kung saan matatagpuan po ang mahigit kumulang 500 mga bulkan. Ang pinakamalakas na lindol po na naitala sa mundo ay nangyari sa bansang Chile noong May 22, 1960 na umabot po sa magnitude 9.5. Ang lindol po, hindi maiwasang pangyayari sa mundo kung kaya't kailangan natin ang iba yung paghahanda, lalo na at hindi po mapapredict ang pagtama po nito. Yan po ang ating health update, weather at traffic. Nianig ng magnitude 6.3 na lindol pasado 7 kaninang umaga ang Batangas. Sa lakas ng lindol, naramdaman din ang paggalaw ng lupa sa malaking bahagi ng Metro Manila at iba pang mga lalawigan. Samantala, pinawi naman ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PIVOLCS ang pangamba sa posibleng pagsabog umano ng Bulkang Taal matapos ang malakas na lindol sa Batangas. Ito ang balita ni Joanne Nano. Natukoy ang sentro ng magnitude 6.3 na lindol sa bayan ng Calatagan, Batangas. Paliwanag ni PIVOLCS Director Undersecretary Renato Solidum, gumalaw kanina ang Manila Trench pero wala naman itong direktang epekto sa West Valley Fault. Batay sa impormasyon na kalap ng PIVOLCS, naitala naman ang intensity 4 sa Lemery at Malabar, Batangas, San Pedro, Laguna, Cainta at Antipolo, Rizal, maging ang ilang syudad sa Metro Manila gaya sa lungsod ng Maynila, Marikina, Quezon City at Pasig City. Habang intensity 3 naman ang naramdaman sa Caloocan, Valenzuela at Malabon City, Tanay Rizal, San Jose del Monte at Lar del Bulacan, Gapan, Nueva Ecija, Kabangan at Iba Zambales maging sa Samal, Bataan. Umabot naman sa intensity 2 ang pagyanig na naranasan sa San Isidro, Nueva Ecija at Alamino City sa Pangasinan. Pinawi ng PIVOLCS ang pangamba sa banta ng malakas na pagsabog ng Bulkang Taal matapos ang malakas na pagyanig. Kanina nagtrending pa sa Twitter ang usapan ng mga netizen hinggil sa Bulkang Taal dahil malapit sa Tagaytay ang epicenter ng lindol. Ayon sa PIVOLCS, maliit ang tsansa na may epekto ang nangyaring lindol sa posibleng pagsabog ng Taal Volcano. Siguro pagdating doon sa fault, baka wala kasi hindi naman ito ganito kalaki at malalim siya masyado. Pagdating sa Taal Volcano, kasi katatapos lang ng kanyang eruption, observahan natin kung may epekto talaga ito. Tingnan natin kung magre-react ang Taal Volcano, pero dapat nating maalala, matandaan na nasa alert level 1 pa lang naman siya. Samantala, wala namang naitala ang National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC na casualty at matinding pinsala na iniwan ang malakas na lindol kanina, maliban na ang tatlong bahay na nasira sa Occidental Mindoro. Patuloy naman ang paalaala ng NDRRMC na manatiling alerto sa anumang sakuna sa kabila ng mga selebrasyon ngayong holiday season. Sa mga kababayan natin, yes, it's the holiday season, pero tandaan po natin na patuloy pa rin po dapat ang ating pag-iingat. May naganap po na lindol, so dapat po listo pa rin po tayo. Alam po natin yung pagda-duck cover and hold. Alam po natin kung saan dapat po mag-evacuate in case na kailanganin. At yung ating go bags po, dapat ready po yan. Joan Nano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Ilang bahay sa Lubang Island, Occidental Mindoro ang napinsala bunsod ng lindol kaninang umaga. Samantala, nangako naman ng ayuda ang lokal na pamahalaan sa mga apektadong pamilya. Ito ang balita ni Von San Pedro. Naramdaman hanggang sa Lubang Island sa Occidental Mindoro ang magnitude 6.3 na lindol na tumama sa Calatagan, Batangas kaninang umaga. Sa tala ng NDRRM o Lubang, 9 na bahay ang may naiulat sa ngayon na partially damaged at pinakapinsala ang barangay Tagbak. Ayon sa alkalde ng bayan ng Lubang, puro lumang mga bahay ang napaulat na napinsala.
May ilang mga bahay na pumutok ang tiles o nagkaroon ng crack sa sahig, samantala hindi naman naapektuhan ang mga bagong establishmento. 6 na bahay po sa barangay ng Tagbak at saka yung konkretong pader na bakod. Tapos dito po sa poblasyon, bali mga lumang bahay din po, isa lang po yun talagang bumagsak yung pader niya. Nangako naman ang lokal na pamahalaan na magbibigay ng ayuda sa mga may-ari ng mga napinsalang bahay. Bibigyan po natin ng assistance yung lahat ng mga bahay pong naapektuhan na yan. Opo, at nag-commit din naman ang ating congresswoman. Kausap ko kanina si Congresswoman Sato. At nangako po siya na magbibigay din po siya ng ayuda dun sa mga napinsala po. Sa inisyal na ulat ng Municipal Disaster RISJ, Reduction and Management Council, mahigit 300,000 pesos ang halaga ng kabuang pinsala ng lindol sa mga ari-arian sa bayan ng Lubang. Von San Pedro, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Niyanig din ang 5.2 magnitude na lindol ang timog na bahagi ng Davao Occidental kaninang alas 10 ng umaga. May lalim itong 65 kilometers at tectonic ang pinagmulan ng pagyanig. Naramdaman ang Instrumental Intensity 2 sa Alabel, Sarangani. Instrumental Intensity 1 naman sa Kiamba, Sarangani, Coronadal City at General Santos City. Bagamat sa karagatan ito tumama, wala namang naitalang tsunami alert o inaasang pinsala at aftershocks. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PIVOLX, hindi konektado ang lindol sa Davao at Batangas dahil magkalayo ang pinagmulan at magkaibang epicenter ng mga pagyanig sa dalawang lugar. Nagbabangayan muli ang mga partido sa Estados Unidos. Sa pagkakataong ito, issues sa pinakabagong coronavirus stimulus package ang kanilang pinagtatalunan. Ito ang balita ni Marie Peñaranda. Hinadlangan ng Democrats at Republicans ang pagtatangka ng isa't isa na amyendahan ang $900 billion na halaga ng stimulus package matapos itong ibalik ni US President Donald Trump sa Kongreso upang baguhin. Sa ginawang pagpupulong araw ng Huwebes, tinabla ng Democrats sa House of Representatives ang hakbang ng Republicans na alisin ang foreign aid sa federal spending bill. Samantalang tumanggi naman ng Republicans na taasan ang coronavirus payments sa $2,000. Una nang pinagkasunduan ng dalawang kampo ang coronavirus economic relief kaakibat ang $1.4 trillion na halaga ng federal budget. Subalit nais ni Trump na taasan ang direct payment sa mga Amerikano mula sa $600 gawin itong $2,000 at alisin ang mga nakapaloob na foreign cut. Kung hindi malalagdaan ang panukalang batas, maraming mamamayan ang malalagay sa alanganin dahil nakatakda ng magtapos ang unemployment benefits sa Sabado. Posible ring hindi na mapalawig ang moratorium sa eviction o pagpapatalsik sa mga inuupahang bahay, lupa o pwesto ng mga hindi makababayad. Maaring magpasa ng stopgap bill sa Lunes ang mga mambabatas upang iwasan ang partial government shutdown kinabukasan. Gayunman, hindi dito mapapabilang ang coronavirus aid at kailangan pa itong pirmahan ng presidente. Marie Peñaranda, UNTV News and Rescue USA. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inaprubahan na ng United Kingdom at European Union ang post-Brexit trade deal agreement 7 araw bago opisyal na kumalas ang UK sa EU. Ito ang balita ni Jovic Bermas. Nakarating na sa isang pinal na kasunduan ang European Union at United Kingdom upang wakasan ang ilang buwang disagreements bago tuluyang kumalas ang UK sa EU pagdating ng January 1, 2021. Sa Downing Street press conference ay sinabi ni British Prime Minister Boris Johnson na naibalik na sa UK ang control sa salapi, borders, batas, trade at fishing waters. Tinawag na comprehensive Canada style ang 2,000-page deal sa pagitan ng UK and EU. Nangangahulugan ito na mapapangalagaan ang mga trabaho sa buong UK at walang tariffs at quota ang mga UK products na ipagbibili sa EU market.
Dagdag ng UK Prime Minister, ito ay isang good deal para sa kabuuan ng Europe na magdadala ng maraming trabaho at prosperity. Ang post-Brexit trade deal, ang biggest trade deal yet sa kasaysayan na pinirmahan ng magkabilang panig na nagkakahalaga ng 668 billion pounds a year o mahigit 42 trillion pesos. Ayon kay EU Chief Ursula von der Leyen, fair and balanced ang deal na napagkasunduan at nananatiling trusted partner ng EU ang UK. Itutuloy pa rin ng dalawang panig ang kooperasyon patungkol sa climate change, energy, security and transport kahit wala na sa single market ang UK. Ang deal na ito ay isang major relief para sa mga British businesses dahil sa pangamba ng malawakang disruption sa mga borders sa oras na mag-exit officially ang UK sa EU sa Huwebes ng susunod na linggo. Jovic Bermas, UNTV News and Rescue, United Kingdom. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Humingi ng paumanhin si dating Japanese Prime Minister Shinzo Abe kaugnay ng kinasungkutan nitong political funding case. Ito ang balita ni Danny Texuan. Matapos ang mga maling pahayag at pagtanggi sa mga aligasyon laban sa kanyang tanggapan kaugnay ng posibleng paglabag sa political funding laws, humingi ng tawad si dating Japanese Prime Minister Abe Shinzo. Aniya itatama niya ang kanyang mga pahayag sa parliament at inako ang responsibilidad kaugnay ng issue. Unang itinanggi ni Abe ang maalikasyon na tumulong ang kanyang tanggapan sa pagtatakip sa halaga ng ginastos para sa dinner parties ng mga taga-suporta na kinwestiyon ng mga opposition lawmakers noong nakalipas na taon. May istriktong political funding laws ang Japan upang maiwasan ang mga politician na mamigay ng salapi o regalo sa kanilang mga taga-suporta. Samantala, naglabas na lamang ng summary indictment ang prosecutors laban sa isa sa mga kalihim ni Abe at pinagbabayad ng multa dahil sa pagpalya nitong mag-ingat ng financial records kaugnay ng dinner functions. Nagdesisyon naman ang mga piskal na wag nang idemanda si Abe. Danny Tigzon, UNTV News and Rescue, Japan. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Inaasahan na ang pagtaas ng populasyon ng Pilipinas sa susunod na taon kumpara sa naging pagtaya bago magkaroon ng COVID-19 pandemic. Posibleng tumaas ang bilang ng mga namamatay dahil sa panganganak, bukod pa sa magiging kakulangan sa nutrisyon ng mga bata. Ito ang balita ni Ray Pelayo. Inatayang aabot sa 111.1 milyon ang populasyon ng bansa sa katapusan ng 2021 batay sa pagtaya ng Population Commission. Kasama na dito ang nasa 250,000 na dagdag na ipanganganak dahil sa epekto ng COVID-19 pandemic. Ayon kay Commission on Population and Development Executive Director Undersecretary Juan Antonio Perez III, ito'y dahil nalimitahan ang paggalaw ng mga tao mula nang ipatupad ng community quarantine. Ang mga magulang anya na naputol ang pagkuha ng mga serbisyo ng gobyerno gaya sa family planning kaya't marami ang nabubuntis. Kumikilos naman ang gobyerno, lalo na ang local government, mga volunteer natin para ma-deliver ang serbisyo kahit may COVID. Itinuturing na rin ng PAPCOM ang COVID-19 na isa sa mga pangunahing sakit na labis na nakaapekto sa Pilipinas ngayong taon na sumunod sa pneumonia at sakit sa puso. Mas mabigat ang impact niya sa tinatawag naming morbidity, o yung bilang ng nagkasakit dahil umaabot na ng halos kalahating milyon sa loob ng isang taon. Kaya kung nasasabing pagdating sa morbidity, number 3 na siya. Pagdating sa mortality sa populasyon, isa siya sa top 5. Ayon sa ahensya, may mga collateral impact ang COVID-19 katulad ng mga hindi na nakakalabas para magpa-ospital dahil sa limitasyon sa transportasyon at hirap na makapagpa-schedule sa mga health facility. Posible rin anilang madagdagan ang bilang ng mga mamamatay dahil sa panganganak. Tinataya rin ng UP Population Institute madadagdagan ang mga nanay na mamamatay sa panganganak. Hindi dahil sa COVID, pero dahil sa hindi sila makakuha ng tamang servisyo. Baka umabot ng 500 higit pa yung maternal mortality natin next year on top the almost 2,000. Ayon kay Yusek Perez, posible pang mas tumaas ito
kung lalala ang sitwasyon sa susunod na taon at hindi agad mauumpisahan ang pagbabakuna kontra COVID-19. Sa mga bata naman ay inaasahan ding marami ang magiging bansot at malnourish, kaya't dapat na magkaroon ng mga programa ang national at lokal na pamahalaan kaugnay dito. Suhestyon ng PAPCOM na patutukin ng mga ospital ng gobyerno sa COVID-19 habang ang privado naman ay para sa iba pang mga sakit na sasagutin naman ng PhilHealth. Yun ang isang pumipigil sa mga tao magpunta para magpatingin dahil akala nila mahal. Pero kung sabihin ng PhilHealth i-cover namin yung private, di hindi na manghihinayang ang mga tao. Ray Pilayo, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakapagtala na ng unang kaso ng firecracker injury ang Bicol Region. Tatlong menor de edad ang nabiktima na ipinagbabawal na paputok sa Albay at Camarines Sur. Sa Legazpi City, nagpatupad na ng firecracker ban. Ito ang balita ni Brian Baldarahe. Tatlong menor de edad ang naging unang kaso ng firecracker-related injury sa Bicol Region mula December 21 hanggang kagabi. Dalawa ang nanggaling sa lalawigan ng Albay at isa naman sa probinsya ng Camarines Sur. Ayon sa DOH Region 5, improvised na mga paputok o boga at 5-star ang ginamit ng mga nasabing mga bata. Ayon sa tala ng Department of Health Region 5, noong 2019, pinakamarami sa mga kaso ng mga naputukan ay pawang mga minor de edad. Kaya naman nagpaalala muli ang DOH sa mga magulang na lalo pang higpitan ang pagbabantay sa kanilang mga anak at patuloy na ipaalala ang pag-iwas sa mga paputok. Nakakalungkot po kasi lahat po sila ay minors. Sana po nalalawagan po kami sa mga magulang. Bantayan po ninyo ang inyong mga anak. Huwag niyo na po sana silang hayaan na gumamit pa ng fireworks or firecrackers or magpulot ng mga hindi sumabog. Samantala, ipinatutupad naman ang firecracker ban sa lungsod ng Legazpi sa Albay. Ayon kay Mayor Noel Rosal ng Legazpi City, iginiit nito na bawal magtinda at bawal magpaputok sa lungsod. We have really to be alarmed because the countdown for New Year has just started. In Legazpi, we ban selling and pagpuputok. That's why I asked the PNP to be vigilant and of course to monitor, especially the barangays. Ayon sa DOH Region 5, mula 2015 hanggang 2019, ang probinsya ng Albay ang may pinakamaraming kaso ng firecracker-related injury sa buong rehiyon. Brian Baldarahe, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isang bangkay ng New People's Army o NPA fighter ang na-recover ng tropa ng militar matapos matunton ang pinagtataguan ng mga ito sa Maguindanao. Dalawa pa miyembro ng komunistang grupo ang napatay naman sa engkuwentro sa Negros Oriental. Sa Tawi-Tawi, isang miyembro naman ng Abu Sayyaf Group o group ang sumuko sa mga otoridad. Ito ang balita ni Val de la Flor. Isang panibagong kuta ng New People's Army ang natunton ng Armed Forces of the Philippines sa Barangay Namat, Masla, Palimbang, Sultan Kudarat kahapon ng umaga. Ayon sa AFP Westmincom, nagsasagawa ng combat operation ang 37th Infantry Battalion nang matagpuan ang nasabing kuta kung saan dito nakita ang bangkay ng miyembro ng NPA. Ito'y resulta ng mas pinatinding all-out offensive ng militar laban sa bandidong grupo. Kasamang na-recover ang dalawang improvised explosive device at mga propaganda material. Matagumpay naman na na-defuse ng Explosive Ordnance Disposal Team ang mga IED. Dalawang miyembro naman ng NPA ang napatay sa engkuentro sa sitio Libho, Barangay Napakaw, Siaton, Negros Oriental, pasado alas 7 kagabi. Na-recover ng mga otoridad sa lugar ng bakbakan ang dalawang baril, dalawang magazine at mga dokumento. Nagsasagawa na ng forensic investigation ng SOCO sa mga labi ng mga nasawing NPA. Samantala, sumuko naman ang isang miyembro ng Abu Sayyaf Group sa Marine Battalion Landing Team 12 ng AFP sa Barangay Nalil, Tawi-Tawi, Kamakalawa. Kinilala ito na si Barry Lakibol na kasama umano sa mga dumukot kay Jesus Miracle Crusade leader Wildy Almeda at sa 21 European Nationals noong 2000. Kasamang isinuko nito ang isang M14 US rifle. Ayon sa AFP Westmincom, sumuko ito dahil sa takot na mapatay
dahil sa pinaigting na opensiba ng militar laban sa bandidong grupo. Sa ngayon, nananatiling naka-alerto ang buong puwersa ng sandatahang lakas dahil sa posibleng pag-atake ng mga teroristang grupo sa Mindanao ngayong holiday season. Pali Villaflor, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inaprubahan na sa California, USA ang kakaibang uri ng delivery service. Alamin natin ito kung ano ito sa balita ni Kat Dumaraos. Sa unang pagkakataon, pinayagan sa California, USA ang isang commercial driverless delivery service. Ito ay ang R2 robot delivery service na likha ng Nuro. Itinatag ang Nuro ng dalawang dating Google engineers at suportado ng Japanese firm SoftBank. Dinisenyo ang sasakyan ng walang driver o pasahero. Gumagamit ang R2 ng radar, thermal imaging at 360-degree cameras upang kontrolin ang magiging paggalaw nito. Wala itong steering wheel, pedal o side view mirrors. Buwan ng Abril nang simula ng testing sa R2 vehicle sa California. Subalit dahil sa permit na ibinigay ngayon sa kumpanya, maaari nang singilin ang mga customer para sa kanilang serbisyo. Limitado lamang sa 35 miles per hour ang takbo ng driverless service at pinahihintulutan lamang itong bumiyahe tuwing maaliwalas ang kalagayan ng panahon. Sa pahayag ng California Department of Motor Vehicles, itinuturing itong milestone sa evolution ng autonomous vehicle sa California. Tiniyak din ito ang kaligtasan ng motoring public habang umiigting ang pagsulong ng teknolohiya. Kat Dumaraos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ikinuwento ng pop rock band na The Ones ang naging proseso ng paglalapat nila ng kanilang sariling touch o estilo sa bagong awiting likha ng Innovator sa likod ng Wish 1075 na si Kuya Daniel Rason. Una itong kinanta ng grupo sa Behind the Whisper Digital Concert noong Linggo. Ito ang balita ni Marisol Abogadilla. Nilapatan ng pop rock band na The Ones ng kanilang sariling tunog at estilo ang bagong awit na ginawa ni Kuya Daniel Rason, ang Innovator, sa likod ng Wish 1075. Sa isinagawang tribute concert para kay Kuya Daniel na Behind the Whisper noong Linggo, inawit ng grupo ang kanta na Alam Niya. Ayon sa The Ones, isang karangalan para sa kanila na mapili upang mai-interpret ang naturang awit. I mean, napakadaming artists ang affiliated with Wish. And to just have that opportunity to be selected to interpret a song, I think it hits the sweet spot of what The Ones is all about, because we're all about inspiring people. We're all about encouraging the nation to dream and to wish, diba? Ikinuwento rin ng grupo ang naging proseso nila sa pag-a-arrange ng awit. Ilang araw nila itong ni-rehearse hanggang sa makuha ang tamang timpla at mailapat ang kanilang sariling estilo at tunog. Trying to make it sound organic, na kumbaga yung kaya namin siyang kantahin with a part of us that's in the song. Because that's one of the complexity when a song is given to you. It's like how you will embrace the song and how you will para interpret it with freshness and truth na kami to, The Ones to, singing Kuya Daniel's song. Ayon sa The Ones, kung mabibigyan ang pagkakataon ay nais nilang muling makakollaborate o makasama sa anumang proyekto si Kuya Daniel. Lalo na, at kabilang sila sa maraming mga artist na anilay nabigyan ng inspirasyon at nakaranas ng mga nagawa ni Kuya Daniel sa music industry. Do a project with him, do whatever with him. I mean, this guy is a visionary. This guy literally changed the culprit of the music industry dito sa Pilipinas. And kung meron man kami pagkakataon na mag-collaborate or to do something, an initiative with him, that would be so amazing. So we're excited and looking forward to that. Kuya Daniel,
I can imagine. Noong nakaraang buwan ay una nang inihayag ni Kuya Daniel ang mensahe sa likod ng awiting Alam Niya. Kung minsan gusto nating ipakita malakas ang loob natin, minsan gusto natin ipakita na okay lang tayo, 'di ba? Kahit na sa kalooban mo talagang meron kang pagdaramdam, pero yung pagmamahal ng Diyos, kahit hindi mo man masabi, wala kang mang mapagsabihan, wala kang mapaglabasan ng kalooban, wala kang madaingan, at doon pumapasok yung ang Diyos ay pag-ibig, lubhang mapagmahal. Ang di mo masabi, siya ang may alam. Mirasol Abugadi, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sa Ama ay ilapit iyong kahilingan. Mga kasambahay, kung may mga istorya po kayong nais balikan sa Ito ang Balita, pwede nyo po ito muli mapanood sa aming mga official social media account. I-like at i-follow lamang ang UNTV News and Rescue Facebook account at i-click ang subscribe button sa UNTV News and Rescue YouTube channel. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like, and share. Sa gitna ng krisis na nararanasan ng buong mundo dahil sa COVID-19 pandemic, kayo po ay aming inaanyayahan na makiisa sa Global Prayer for Humanity. Ito ay ating isinasagawa Lunes hanggang Biyernes tuwing alas 9:30 ng gabi. Ito po ay nakastream ng live sa lahat ng social media accounts ng Ang Dating Daan. Bukas ito sa lahat, anuman ang iyong relihiyon o lahi. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming nilahad ang buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi.